Good day mga kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Anna. And today, gagawa tayo ng masarap at masustansyang canna rolls. Let's start! So ito yung mga kakailanganin natin. 2 pieces ito ng small carrots na in-slice ko into strips. Next is 1 large cucumber na binalatan ko. Tinanggal ko na rin ang buto and kinat ko rin into strips. Kailangan din natin ng imitation crab stick. This is about 8 pieces ng mahaba. Kung ang makuha nyo is yung kalahati lang, i-double nyo na lang yung size. Then, i-blanch nyo to sa kumukulong tubig for 1 minute. Palamigin lang, then i-cut nyo na rin into strips. Next naman ay 2 pieces of ripe sweet mangoes na nakat ko na rin into strips. Syempre, kailangan din natin ng lettuce. And finally, kailangan din natin ng rice paper. Makikita nyo to sa mga supermarket along frozen sections o kaya naman ay sa mga foreign products. So, mag-start na tayo mag-roll. So, I have here a plate na may lamang tubig kasi isasawsaw natin doon yung ating rice paper para ito ay lumambot. It will take just about mga 10 seconds lang. Huwag nyo siyang masyadong isoak ng sobra-sobrang tagal. Kasi pag nabasa nyo na siya, lalambot at lalambot na rin siya eventually. Then, una nating ilalagay is yung lettuce. Dalawang dahon ito na magka-alternate. Tinanggal ko yung dulong part nito para hindi masyadong matigas or mahirap i-cut mamaya. Then, add in your carrots. Kayo na rin bahala magtansya kung gano'ng karami yung ilalagay ninyo. Then we have cucumbers and yung ating imitation crab sticks. So yan, iro-roll na natin ito. And then kapag na isang roll nyo na, saka natin ilalagay yung mango strips or yung strips of mangoes. Kasi para kapag na-roll natin to, nasa ibabaw yung mango. So, maganda yung presentation. Mas kita siya. Yan. So, isil lang natin yung magkabilang gilid at ituloy-tuloy lang yung pag-roll hanggang sa maubos na or maisara na natin ito. Let's just make another one para mas makita ninyo. And there you go, pwede natin itong slice para mas makita ng ating mga visitors or kung sino man yung papakainin natin ito, yung laman ng ating canna roll. Actually, pwede na natin itong kainin as it is, pero syempre mas masarap kung meron tayong dipping sauce. So, meron akong dalawang option ng sauce na pwede nyong pagpilian. First one is yung mayonnaise ang base. Very simple lang ito, you only need 3 tablespoons of mayonnaise, a pinch of ground black pepper and a pinch of salt. Then, para maging thinner yung consistency niya, lalagyan natin to ng 2 pieces of calamansi. Pwede rin lemon if that's what you have or apple cider vinegar. And then, lalagyan din natin to ng 1/8 teaspoon lang na asukal. So, paghalu-haluin lang ito hanggang sa maging incorporated na sila sa isa't isa and pwede na ito. Next naman is yung peanut sauce. Ito ay 2 tablespoons of peanut butter. Then, nilalagyan ko lang to ng 3 tablespoons of maligamgam na tubig. So, halu-haluin lang natin to hanggang sa maging dissolved na yung peanut butter with the water. Tapos, lagyan natin ng 1 tablespoon of hoisin sauce. Isang pirasong roughly chopped garlic. We have 1 teaspoon of sugar. Then, paghahalu-haluin na lang natin ito. If gusto nyo na maging thinner pa yung consistency niya, you can add water kagaya ng ginawa ko. Hindi ko lang napakita sa video.
At ganun lang kadali mga kitchen, meron ka ng masarap at masustansyang kani rolls. Perfect na perfect to ngayong summer. Very refreshing itong salad roll na ito. Kaya I hope matry nyo rin ang recipe na ito. So mga kitchen, if nagustuhan nyo itong share kong recipe sa inyo for today, please don't forget naman to subscribe to my channel if you're new here. Click the like button and the notification bell as well para updated kayo palagi sa mga bago kong videos. And personally mga kitchen, mas gusto ko itong peanut sauce kesa sa mayonnaise. Pero try nyo na rin parehas para pareho nyo malasahan. See you next time!